Good day! This is Teacher Rowan. I'll be your guide in exploring Google Apps for Education, for teaching and learning. In Google for Education, teachers can connect and collaborate easily while staying on task. It gives teachers the freedom to spend more time personalizing the learning experience and less time managing it. Students can learn essential skills such as 21st century problem solving, which they can use it in their future careers. As such, the accessibility features will also help and assist every learner to do their best work. Google offers different useful applications that we can use to connect education to technology. This will help our teachers as a 21st century educators to innovate and find ways on how to make teaching and learning more exciting, engaging, effective, and flexible to the demands of the society. Let's re-explore the education experience by discovering new angles to create, collaborate, and communicate as one. Para sa bata, para sa bayan, at para sa guro. Ang pagkatuto, huwag gawing komplikado. Sulong edukalidad! Mabuhay! Isang mapagpalang araw sa ating lahat. Ako ang inyong lingkod, Tutor Madge. Welcome sa ating ETUlay, ang ating libreng online tutorial na hatid ng ating kagawaran ng edukasyon, ICTS EdTech. Ang programang ito ay inaasahang makatutulong at maging karagdagang kaalaman sa mga mag-aaral mula kinder hanggang senior high school, ALS, ALIVE, at SPED learners. Bukod sa pagsagot ng mga modules, ang ETUlay ay may mga special programs din na siguradong aabangan ninyo araw-araw. Katuwang ang ating mga minamahal na mga magulang at guro ay maitutulay natin ang pagkatuto. Kaya, ihanda na ang inyong module, lapis, papel o kwaderno. Ihanda rin ang isip, mata at tenga sa isa na namang makabuluhang aralin. Tayo nang matuto kasama ang inyong volunteer online tutor sa oras na ito. Alright! Good afternoon po sa lahat! Isang mapagpala at magandang hapon sa bawat isa. Welcome to ETUlay Level Up Science 5. Good afternoon, Tutor Maha! Ayan, good afternoon. Isang magandang morning. Science afternoon habit na naman ang inyong susubaybayan ngayong hapon. Na kung saan marami na naman tayong tutor love na mga kasamang mga guro, mga magulang at mga bata na tumututok sa ating ETUlay tutorial. Yes, sabi dito, good afternoon po, watching from Tukan Elementary School, grade 5. Hello! Good afternoon po, tutor. Sabi ni Japet. Ayan, meron din tayong nanonood from Davao Occidental. Hello! Isang magandang hapon po sa inyong lahat. Meron din tayo si Bryden Joseph. Sabi niya, watching from Malig Isabela. Wow! Malig Central School, Malig Isabela. Hello po sa mga taga Isabela. Ayan, nanonood din sa atin si tutor Nathan. Hello, tutor Nathan! Ayan, kasama rin natin ang mga mag-aaral from Baliwag Elementary School, Cagayan Province. Kasama rin ang mga nanonood, watching from Dubai, UAE, grade 5. Wow. Ayan, ang dami mga bata na tumututok talaga sa ating ETUlay online tutorial, Tutor Love. Ayan, meron din tayo, yes. Meron po tayong nanonood from Dubai. Hello, morning pa lang daw sa kanila. Hi, Shian! Yes, good morning po. At meron din tayo, Tutor Love, na mula naman sa SDO Isabela, Region 2. Ayan ang kanilang advisor, Ma'am Maria Teresa Ramirez. Hello po. Happy learning, everyone, and have a good day from Martin Angel Dave Nagumpreza. Ayan, isang magandang hapon at good morning sa mga manunood natin dun sa ibang bansa, Tutor Love. Yes, ako po muli ang inyong tutor, Tutor Love. At naniniwala ko na isa na naman itong lovely day to learn science. Diba, Tutor Maha?
Yes, kasama nyo rin ako si Tutor Maha na nag-iiwan lagi sa inyo na sa science, ikay Maha, halina sa kalamang aming daladala. Ayan, para magsimula na tayo, Tutor Love, kasi talagang yung mga bata na iano na sila, gusto na nilang magkaroon ng bagong kaalaman sa Science 5. Yes. Ayan. Hello po muli, kasama niyo pa rin kami, di ba, Tutor Love? At kasama rin natin ang ating Tutor Cherry na from SDO Malolos. Ayan ang ating mentor. Hi po, Tutor Cherry. Ayan, sabi ni Sir Shay Chichu. Pa-shoutout na po, watching po ako. Yes, Derek, hello po. Hello po, hi, Derek. Ayan, ang dami. Ma'am Panotis po, Mark Anthony Cassie. Hello po, hi, Japet. Hello po from Gamu and from si Miss Atlag Schools Malolos Bulacan Grade 5 MPC St. Gabriel C. De Guzman. Magandang hapon po. Ayan, ang dami natin, Tutor Love, na iba't ibang eskwelahan o paaralan na nanonood sa atin. Ayan, para makapagsimula na tayo, Tutor Love, nasa Science 5 Quarter 1 Week 3 na po tayo. Yes. Ayan. To start our lesson this afternoon class, meron kaming game, okay, yes, ni Tutor Love sa inyo. Ito yung ating review dun sa ating pinag-aralan noong nakaraan. Tama ba ako, Tutor Love? Yes. Yan, okay, ang ating game. Okay, ang ating game, yes, ay pinamagatang Let's Play Change or No Change. Kasi Tutor Maha, kung matatandaan, nung grade 4 kayo or kung nakinig kayo sa lesson kanina ni Tutor Ben, kung kayo ay nakatutok kanina, pinag-aaralan natin yung dalawang klase ng changes in materials. Diba, Tutor Maha? So, let's have a review on that by playing this game. Ano ba itong game na ito, Tutor Maha? Ayan, ang tawag sa game natin is change or no change. Para lang to, Tutor Love, ng deal or no deal. Yan. Okay. Ang gagawin lang, let us try to answer each sentence by guessing the changes that material undergo. Ilalagay lang nila, Tutor Love, kapag ang material na ito ay nag-undergo ng changes, may pagbabago, change lang yung lalagay nila. Pero kapag naman hindi, lalagay nila is no change. Okay. Linawin lang din natin when it comes to change, ang tinutukoy natin dito, Tutor Maha, eh may pagbabago talaga pati sa substance. Okay? So, yes, kung matatandaan, meron tayong dalawang klase ng changes na nangyayari sa matter. Meron tayong physical and chemical change. Now, pag sinabi nating change, magkakaroon siya ng pagbabago pati sa substance and composition. Yes. Pero pag sinabi natin no change, may pagbabago pero physical lang. So yun ang linawin natin this afternoon. So ready na po ba ang ating mga mag-aaral? Ayan, ready na sila. Sabi ni Shaima, okay po, okay na okay daw. Sabi ni Sophia, yes, tutor, ready na sila. Sige, Tutor Maha, ano yung ating number one? Okay, for our number one game, ayan, sabi liquid dito, liquid water left in the freezer becomes solid. Ayan, sabi, liquid water left in the freezer becomes solid. Is it a change or no change? Ayan, tingnan natin yung mga sagot nila. Sabi dito, ayan, sabi ni Shian, change from Dubai. Sabi ni Shian from Dubai, change daw po. Sabi naman ni Sophia, yes po. Ano kaya yung yes ni Sophia? Ah, baka ready na siya at sumagot siya ng change. Sabi ni Bryden, no change. Sabi ni Lian, change po. Sabi ni Gorgeous, wow, gorgeous talaga. Sabi niya, change. Sabi ni Shaima, change. Nako, tignan kaya natin ano kayang sagot dito. Is it a change or no change? Okay, tignan natin. The correct answer is no change. Wow, bakit nga kaya no to, Tutor Love, no change ang ating sagot sa number one? Nako, magandang tanong yan. Medyo naguluhan yung ating mag-aaral. Magandang tanong yan. Pag sinabi kasi na, kaya tinukoy natin ito as no change, kasi although nag-change ng phase yung ating liquid, naging solid siya, pero tandaan natin na ito ay tubig pa rin. Tama, Tutor Maha? Tama. Even though nagbago siya ng phases,
ito ay nananatiling tubig pa rin. So, ibig sabihin, walang pagbabago sa composition, walang pagbabago sa substances. Water pa rin siya. Nagbago lang siya ng itsura. So, it's a no change for number one. Ayan. What about number two? Sige, tingnan natin okay, number tingnan two. Natin yung number two. Number two, Tutor Love, ano ba yung number two natin? Sabi dito, the ice cube is taken out of the freezer and melts. So, kabaliktara naman ito ng kanina. This time naman, yung ice cube daw inilabas at natunaw. Is it a change or no change? Tutor Love, sabi ni Cheyenne Kirsten Ramos Burgos, Maham, gets ko na po. Sabi niya ganon. Kaya sabi niya, sagot niya ay no change po. Lian Galang, no change. Sabi din kaya sabi din ni Christopher Joseph, no change po, tutor. Sabi din agad ni Gorgeous Lorraine, no change po. Tingnan nga natin, tutor lang, kung ano ang tamang sagot. Very good! No change. Tama nga, tutor love. No change yan, mga anak. Kasi, katulad lang din nung kanina, di ba, tutor love, na yung liquid ay naging solid, pero ito pa rin ay tubig. Water pa din siya. Katulad din ng ice cube, ang ice cube, kapag ito ay natunaw, water pa rin siya. From solid nga lang na naging liquid siya, pero same pa rin siya na ito ay water. At kung ilalagay natin ito sa term, Shooter Maha, we call it melting, di ba? Yes. Kanina, ang tawag natin ay freezing. Kasi from liquid, naging solid, na-freeze siya. This time naman, yung number two, we call it melting. Ayan, melting. Good job sa ating mga kids. What about number three? Tingnan nga natin kung kakayanin ng number three. Sabi sa number three, when you leave a cup of cooked rice on a table for a day, it turns sour. Ulitin ko ha, pag nag-iwan ka daw ng isang tasa ng lutong kanin o kanin sa ibabaw ng mesa at iniwan mo daw ito ng mga isa o dalawang araw, nagiging maasim. Ayan, is it a change or no change? Tingnan natin ang mga sagot nila, Tutor Maha. Ayan, sabi Tutor Love ni Zia May Palisok, no change po. Sabi naman ni Mark Anthony, change po. Sabi din ni Timothy Joseph Martinez, change po, tutor. Martin Angel, change po, tutor. Tingnan nga natin, tutor love, kung tama nga ba yung mga sagot nila na ito ba ay nagbago? Okay, yes, the correct answer is change. Okay, very siguro good. Siguro mas kilala ito ng ating mga estudyante as nakakita na ba kayo ng napanis na kanin, no, Tutor Maha? Kapag pag napansin natin, pag iniwan natin yung kanin natin or halimbawa may sumobra doon sa pagkain natin, iniwan natin sa mesa, nakalimutan natin ilagay sa ref, pag binalikan natin, nagbabago yung amoy, nagbabago yung lasa, at alam natin na hindi na ito pwedeng kainin. So therefore, ang napanis na kanin ay may pagbabago siya sa composition, may pagbabago din siya sa substance sa loob. Hindi lang siya nagbabago physically, pero nagbabago siya chemically. So very good sa mga sumagot ng change. Congratulations. What about number four, Tutor Maha? Number four, sweet sugar may turn bitter when mixed to coffee. Ulitin ko, kapag daw yung asukal, yan, yung asukal ay hinalo natin sa kape, ay nagiging mapait. Nagiging bitter daw ito, yung lasa niya. Nagbabago daw ba yung lasa nito? Is it a change or no change? Tingnan nga natin, Shooter Love, kung tama ang kanilang mga sagot. Sabi okay, ni Mark Anthony, yes. Change po, Shooter. Sino pa nagsabi dyan, Shooter Love? Sabi ni Jewel Abella, change daw. Sabi din ni Angel Zafra, change. Sabi ni Lian, change po. Sabi ni John Paolo, change daw. Naku, napakaraming sumagot ng change. Martin Angel answers change. Hazel also answer change. Sabi din ni Faye, sagot din niya change. Si Tien Ruben, change po. Sige, tingnan natin, Shooter Ma. Ano bang tamang sagot sa number four? Alright, change, Tutor Love, ang sagot. Kasi diba, pag hinalo na natin yung sugar doon sa coffee, ay magbabago na talaga. Tutor Love, yung lasa niya, hindi lang yung appearance niya yung nagbabago, pati yung taste nito, naiiba na yung lasa na pag kinumbine or minix na natin sila. Ibig sabihin,
from sugar itself at hinaluan natin siya, nagkakaroon siya ng panibago. Nagkakaroon siya ng panibagong lasa. Hindi lang ng lasa, nagkakaroon siya ng panibagong material. Tama po ba, Tutor Law? Yes, correct po dyan. Kaya naman ang tamang sagot ay change kasi may change in composition at substance. At ang ating panghuli for our review, yan, tingnan natin. Number 5, sour mango becomes sweet when it ripens. Is it a change or no change? Sige nga, tingnan natin ang inyong mga sagot. Ayan, tingnan natin, Shooter Lab. Sabi ni Mark Anthony, yes po. Kanina siguro yan, sabi niya, yes, tama yung ating sinabi. Then sabi nga din ni Faye, Calixterio, change po, Tutor. Gian Paolo, change. Alia, sabi po, tama po, Tutor. Then sabi din ni Faye, Paula, yan, change nga po, Tutor. Sabi din ni Martin, Angel, change po, Tutor. Tingnan natin, Tutor Lab, kung tama ang kanilang mga sagot. Alright! Congratulations sa mga sumagot ng change. Actually, lahat sila sumagot ng change. So, congratulations! Kids, of course, yung nahinog na mango, di ba? Dati siyang maasim nung hilaw pa. At nung siya ay nahinog, tumami siya. And one thing na manonotice natin, hindi lamang dun sa lasa, pati sa kulay, nagbabago. So, therefore, kapag may mga ganitong klaseng evidences, may pagbabago ng lasa, may pagbabago ng kulay, ito po ay nag-undergo ng change in composition and substance. Therefore, nagbago siya chemically. Diba, Tutor Maha? Kaya naman, tinawag natin itong change kasi may pagbabago talaga. Kumbaga may na-form na panibagong substance sa kanya. Yes, tama, Tutor Lab. Ibig sabihin, yung isang material natin, pwede talaga itong magbago ng appearance. Yan ang lagi niyong tatandaan. Pero, yung pagbabago na to, may mga dahilan. Diba? May mga dahilan tayo kung bakit nga ba ang isang material or ang isang product ay pwedeng magkaroon ng changes. Okay, and that is our topic for today. Ayan, yung pinakita namin ni Tutor Lab nung nakaraan sa inyo. Yes, ang ating topic is all about how matter changes when applied with heat. Ayan, paano ba nakakaapekto ang heat para magbago ang isang material? Yan ang pag-uusapan natin ngayong hapon. At very exciting yan kasi maa-apply talaga natin at makikita natin ito sa pang-araw-araw nating buhay. So makikita natin na ang science talaga ay everywhere. Diba, Tutor Maha? Tama. Tama. Malalaman nila na yung isang bagay pala na ginagawa nila ay related na pala sa science yan. Okay, para pagpatuloy natin at malawakan pa natin ang ating aralin. Alright. So meron akong katanungan. Yes, may katanungan ako sa ating mga mag-aaral this afternoon. So ito medyo hindi ito dapat ginagawa, pero baka may nakatry na or baka may nakakita na. So this is the question, have you tried to burn a paper or nakakita na ba kayo ng nasusunog na papel or baka sa experiments? Or baka nakakita sila nung sila ay nagluluto, nagdidingas, di ba? Ginagamit natin yan sa pagluluto minsan, lalo na kapag gusto nating halimbawa mag-barbecue, ganon, pinandidingas, ginagamit natin yung papel. So, nakakita na po ba kayo? Ayan, sabi nung ating mga mag-aaral, yes daw, sabi ni Martin, nakakita na daw siya. Sabi din ni Angel, yes po. Sabi ni Jewel, yes daw. So, marami na, Tutor Maha. Marami na ang nakakita or nakapag-try. Ayan. Yes. Oh, dahil Tutor Love, nakakita na talaga sila ng nasusunog na papel. May tanong si Tutor Maha. Ang tanong ni Tutor Maha, can you return the ash into a scratch paper? Ayan. Mababalik kaya natin yung nasunog o yung abona na papel sa pagiging papel muli? Maibabalik kaya natin itong muli? Magandang katanungan yan. Sige, tignan natin. Sabi ni Riola, hindi daw. No po. Sure. Sabi ni Lian, hindi po. Sabi niya, hindi na daw mababalik. Sabi naman ni
Angel Julian, sabi niya, hindi po. Sabi ni Martin Angel, hi Martin, si Martin regular na nanonood sa atin to. Salamat Martin. Sabi ni Martin, hindi na po tutor. Sabi naman ni Gorgeous, no, because it's already been burned. You can change it back. Very good, Gorgeous. Sabi naman ni Micah, no po. So maraming sumagot, tutor Mahan, ng no. Tama naman talaga, tutor love, na hindi na natin ito mababalik pa sa pagiging papel once na nasunog na natin ito, di ba? Okay. Yes. Pero may mga bagay, di ba, tutor love, na tumutulong, o may mga bagay talaga na nagiging dahilan kung bakit nagkakaroon ng pagbabago, nagkakaroon ng changes katulad ng papel na to. Bakit nga ba yung papel na to ay naging isang abo? Okay. Yes. But before that, let's have a science trivia. Yes. Sige. Did you know na marami pong energy or maraming different source of energy na pwedeng maging dahilan para magbago ang isang material? Yes. And one of the most natural or main source ng heat or ng energy ay ang ating araw mismo. Sabi nga dito, largest source of heat is the sun. Sabi din dito, the energy of the sun is the original source of the most of the energy found on Earth. Kaya naman, napakahalaga ng araw sa atin. Di ba, Tutor Maha? Tama, Tutor Love. Tsaka ito talaga yung tumutulong, diba, sa atin sa araw-araw natin. Hindi tayo mabubuhay. Sabi nga ni Gorgeous, I heard that sun is the biggest star. Tama naman, Tutor Love, di ba? Di ba? Ito kasi yung pinakamalaki na kung saan ay nagliliwanag at nagbibigay. Yes. Ayan. Medyo naputol si Tutor Maha. Sabi ni Gorgeous, sa ating araw na pamumuhay. Di ba pagdating sa umaga, nagbibigay sa ating heat. Alright. Sabi nga, sabi ni Gorgeous kanina, sun is the biggest star. Siguro mas appropriate na ito ang pinakamalapit na star sa atin. Yes, sa ating solar system. Pero huwag kang mag-alala, Gorgeous, kasi pagdating natin ng fourth quarter, pag-aaralan natin at makikilala natin yung meron pa palang mas malaking star kaysa sa ating araw. So that's a very good observation kasi nga naman, ang sun ang pinakamalapit na star sa atin. All right. Yes. Now let's move on sa ating topic. Kanina pa natin pinag-uusapan na ang heat ang nagiging cause ng pagbabago ng isang material. Now ano ba ang heat? Ayan, sabi dito sa ating definition, ang heat daw is a form of energy that causes substances to rise in temperature, fuse, evaporate, expand, or undergo any of various other related changes that is transferred from one body to another. Napaka-comprehensive explanation daw ng heat yan. At alam nyo ba, kids, adding heat to a substance can cause matter to change its states. Diba, Tutor Maha? Tama. Diba, isa nga ang heat sa nagiging cause ng changes, tama, Tutor Love, na kung saan yung substance natin ay pwedeng magbago ang temperature, pwedeng mag-evaporate, mag-expand, yan yung mga na itutulong or nagagawa ng heat sa atin, di ba? And another thing is yung thermometer, yun yung device or yung instrument na ginagamit natin to test or, di ba, to measure the heat. Tama ba ako, Tutor Love? Yun yung ginagamit natin, di ba? Kahit nga dun sa mga pagtayo, di ba, nilalagna tayo, Tutor Love? Ang kailangan natin is thermometer para ma-check natin yung kung gaano kataas yung init, di ba? Yes, na ating yes. Nararamdaman. Correct. And dahil nga ang heat ay isa sa ating energy source na kung saan nakapagdudulot ng pagbabago, pag-aralan naman natin ngayon yung dalawang kaparaanan ng pagbabago. So alam na natin to, napag-aralan na natin to ng grade 4. We have two types of changes na nangyayari sa isang material. We have the physical change and chemical change. No, ano ba ang physical change? Sige, tingnan natin. Ayan. Ang heat, Tutor Love, pwede pala itong magbigay o magdulot sa atin ng physical change. Because of heat, pwedeng magkaroon ng physical change. A common example is a piece of melting ice
taking out of refrigerator. Katulad ng an example natin kanina, di ba? Kasi yung ice, it absorbs heat from the surrounding, which will then melt after a few minutes. Meaning to say, nagkakaroon pala ng melting, di ba, sa tulong ng heat. Because of heat, for example, naglabas kayo ng yelo dun sa refrigerator nyo kasi iinom kayo ng Coke or ng soft drinks. Now, naiwan nyo yung ice cube doon sa lamesa. What will happen? Di ba, magbabalik ito sa pagiging water. Tama ba ako, Tutor Love? Yes, at makikita natin sa halimbawa na ito na malaking epekto pala ang heat para magbago yes. ang isang material. At ito nga ay isang halimbawa dito. Meron pa tayong ibang example ng physical change na na-apply yung heat at nagko-cause ang heat. Just like this one. Sabi dito, just like when your mother hangs your wet laundry under the sun. So, sino na dito na try na magsampay? Ayan. After several minutes or hours, the clothes become dry, which means that the water in your clothes evaporated. Ito yung isang science term natin, evaporation. Ang cause pala ng evaporation ay heat, di ba? At example nga niyan, pag naglabas si nanay at sinampay natin yung ating mga basang damit, pag iniwan natin ng mga ilang oras yun under the sun, matutuyo na ito sa may pagbabago sa kanyang state. Di ba, Tutor Maha? Ano pa yung iba nating example? Pinapakita lang din ito, Tutor Love, na kapag sa physical change, naalis lang yung water, natuyo lang yung damit, tama? Pero damit pa rin siya. Diba? Yes. Hindi siya nagbago, hindi nagbago yung appearance ng damit. Natuyo lamang siya, nawala lamang yung tubig na meron yung damit, tama? At ito yung mga factor na kung saan talagang yung heat ay nagiging cause ng pagbabago when it comes to physical change, di ba, Tutor Love? Yes, now, correct. Meron din naman tayo, Tutor Love, na pagbabago na nagiging dahilan kung bakit nagkakaroon tayo ng chemical change. Now, Sabi dito, heating a material, yes po, Tutor Love, yes? Ayan, sabi din dito, heat can cause chemical change daw. Sige po, Tutor Maha. Okay, yes, heat can cause chemical change because heating a material causes it to undergo chemical change. For example, because the chemical changes caused by heat is irreversible. Diba, Tutor Love? Sabi nga, diba, when a material daw undergo changes, it forms a new substance. Ito yung definition natin ng chemical change. At ito yung sabi dito sa ating halimbawa, na kapag chemical change pala, ang pinagdaanan ng isang material, irreversible na. Hindi na natin ito maibabalik sa ating original form. Ayan, I think meron tayong halimbawa dito, Tutor Maha, no? Yes. One common example of this is cooked food. Ayan. Diba? The egg your mother cooked for your breakfast has undergone a chemical change. Kasi kapag nagluto si nanay, si tatay, si ate o si kuya ng itlog, diba? Hindi yan maluluto without heat. Mm-hmm. And that heat ang nagiging dahilan kung bakit nagkakaroon o naluluto yung itlog na example natin ng chemical change. Because yung itlog na naluto, okay, yung luto na o yung kakainin nyo na, hindi nyo na siya mababalik into liquid form. Hindi nyo na siya uli mababalik dun sa pinaka-shell niya. Diba, Tutor Love? Yes, correct. So makikita natin dito that when we applied heat sa material na ito, which is the egg, nagkakaroon talaga ng pagbabago, hindi lang sa appearance, kundi maging sa composition niya. Ayan. Tutor Maha, maraming gusto magpa-shoutout. Sabi ni Riola, hi classmate. Sige, pagbigyan natin. Sabi ni Colette, good morning po, tutors. Baka umaga pa lang, baka nasa ibang bansa si Colette. Sabi po ni Princess, hi, good afternoon po. Sabi naman din ni Angelie, Hi, Steven. Ayan, nagpa-shoutout siya. Hi daw kay Steven. Good afternoon watching from Malapok Elementary School. Hello po sa inyong lahat. Now, let's proceed to another example. Ayan, meron ding panibagong example. Ayan, heat can cause chemical change. Another example is baking. Sino dito ang favorite
ang cake. Ayan. Hindi lang chocolate cake. Marami tayong flavor ng cake. Sino dito pag may birthday, hindi nawawala ng cake. Ayan. So, marami dito, no? Marami sa atin na talaga namang favorite ang cake. Pero alam nyo ba na ang cake ay nag-undergo ng chemical change? Bakit? Ano ba yung original form niyan? Di ba ito ay isang harina o yung tinatawag nating dough? Yes. At kapag in-expose natin ito sa heat, which is oven, sa oven, nilagay natin sa oven, mag-form siya ng isang masarap na cake. Ayan, sabi ni Chepay, hi teacher love from Zach, watching daw. Ayan, hello Zach. Another example, katulad ng cake, may isa pa tayong example, ayan, burning yes. of woods. Ayan, isa din na example ay burning of woods. Ayan, katulad nga, di ba, yung mga mahilig sa inyo yung mag-ihaw, yan. Di ba, minsan gumagamit tayo ng mga woods or, di ba, tutor lang, minsan pagka umaattend sila ng mga camping, nagkakaroon ng bonfire, yung bonfire na tinatawag. Na kung saan, nagsusunog tayo ng mga kahoy at yung kahoy na to, once na dumaan sa apoy, sa heat, ay nagiging isa ng charcoal o nagiging isang uling na. At yung uling na to o yung charcoal ay hindi na natin ito maibabalik sa original form nito na kahoy. Hindi na natin siya pwedeng ibalik pa. And that is chemical change. Yes, at itong dalawang halimbawa na ito, baking and burning of woods, mapapansin natin na irreversible ito. Yes. Hindi na natin sila pwedeng maibalik. Sabi, nako, maraming sa nanonood sa atin, mga mag-aaral, ang natakam yata sa cake. Sabi nila, chocolate cake, wow, ang sarap. Sabi naman yung isa, ako po, vanilla flavor. Vanilla. And marami silang flavor. Ako, sabi ni Eliza, favorite ko po ang chocolate cake. Yes, ako din, Eliza, favorite ko din ang chocolate cake. Ayan, sabi ni Colette, shout out po. Hi, Colette! Ayan, sabi din ni Martin, pa-shout out. Yes, Martin, syempre, shout out kita kasi talagang active student natin dito si Martin. Kasama natin siya every week. Galing siya sa Gamo Central School, tutor love si Martin, na lagi na talaga na nanonood sa atin. Ayan, sabi ni Melanie, hi! Pa-shout out, hi, Melanie! All right, let's proceed with our next. Okay. Ayan. Remember, ayan, lagi natin kasi tatandaan class that applying heat to the motor result in processes of. Ano nga ba yung dalawa na yun, tutor love? Ayan, kanina pa natin ito nababanggit. Ano yung dalawang process na ito? Physical change and chemical change. At nagbigay tayo at nagpakita tayo kanina ng iba't ibang halimbawa. And para mas maging malinaw at talagang maalala at hindi talaga natin makalimutan ang mga bagay na ito, let's do a recap. Ano nga ba ang physical at chemical change? Ayan. When we say physical change, yes, tutor love, ano nga ba ang physical change? Ang sinabi nating physical change only happens when the appearance of the matter changes and no new substance is formed. Dalawang bagay lang ang gusto kong tandaan natin lahat pag physical change. Appearance ang nagbabago at ang pangalawa, no new substance is formed. So pag naalala natin itong dalawang ito at umikot tayo sa ating bahay, makikita natin na kapag ang isang material ay nag-undergo ng heat at nagbago ng appearance pero hindi naman nagbago ng substance, ibig sabihin, physical change ito. What about chemical change, Tutor Maha? Chemical change happens when the heat is applied and the matter changes its size, shape, color, and smell, and a new material is formed. Ayan, katulad naman din sa physical change na ang tatandaan nyo is the appearance and no new materials ay na-form. Sa chemical change naman, may pagbabago, ayan, because of heat. Heat na in-apply and a new material is formed. Meaning to say, meron ng bagong material na nabuo because of chemical change. Na yung new material, hindi na natin siya mababalik sa original niyang anyo or form, di ba?
Yes, correct. Tutor Maha, sabi ni Yuri ko, hi ma'am, Seven Lanzones po, pa-shout out naman. Sige, hi Yuri Hiko, ayan. Sabi din ni Clint, good afternoon po, Clinton J, grade 5 Quezon School, ayan, Central School. Hello po sa mga taga Quezon City. Ayan, sabi naman, Tien Ruben John, Buscanio at Colette Haduka. Ayan. Hello sa inyong lahat. And si Martin dahil... nagpapa-shoutout, tutor love. Shoutout po sa mga classmate daw niya na nandito din ngayon, na nanonood, na si Chen Ruben, Chan Buscanio, and Colette Haduka. Hi, magkaka-classmate pala sila, tutor love. Maraming maraming salamat sa inyong pagtutok tuwing Lunes. At dahil feeling ko, tutor ma, alam na nila ang physical and chemical change, let's do a quick test. Tingnan natin kung kakayanin ng ating mga mag-aaral ang ating... Ayan, you can do this. Sabi dito, write T if the statement is correct. And F if the statement is incorrect. Ano ba yung number one natin, tutor ma? Melting ice cube, boiling water, and drying clothes are example of physical change. Ulitin ni tutor Maha. Melting ice cube, boiling water, and drying clothes are example of physical change. True or false? Ayan, tingnan nga natin kung T ba yan or F. Ayan, sabi ni Mariles Castro Almacen, T daw. Sabi ni Sheehan, T. Sabi naman ni Bryden, T daw po. Ayan. Sabi ni Faye, T. Nako, maraming sumagot ng T. Tingnan natin kung T nga ang sagot sa number one. Alright, congratulations! Correct. Yes, correct po. True. Kasi nga naman, ang melting, boiling, and drying of clothes are example of physical change. May pagbabago physically, pero same substance pa rin. What about number two? Sabi sa number two natin, physical and chemical changes are result when heat is applied to matter. True or false? Ayan, ang dami, tutor love, na sumasagot. Sabi ni Felicity Lauren, true po. Colette, true. Sabi ni Lexer, true. Yumi, true po. Savannah Michelle Castro, true. Ayan, sabi uli ni Martin, talaga active si Martin, true. Ayan, ang dami, tutor love, na nagsasabi ng true. Tingnan nga natin kung ano yung tamang sagot. Yes, congratulations. Sabi nga natin, di ba, malaki ang factor na heat. Yes. O malaki ang nagagawa ng heat para sa pagbabago ng isang material. What about number three? A vanilla ice cream melts when taking out from a refrigerator for a long time. True or false? Ayan, alam na alam nila yung tutor love kasi, di ba, kanina pa talaga natin ine-example yung ganyan. Malamang ko lahat sila tama ang magiging sagot. Kasi sabi nga ni Faye, true po. Princess, true. Angel, true. Ayan, sabi ni Timothy Joseph, true po. Ano pa sabi nila, tutor love? Nako, maraming sumagot ng true. At nabanggit natin kanina, may isang mag-aaral tayo, favorite niya ang vanilla sa cake. Favorite niya rin kaya ang vanilla sa ice cream? Ayan, masarap nga naman talaga ang vanilla. At marami ang sumagot ng true. So tignan natin, ang tamang sagot ay... True! Good job! And what about number four? Sige, basahin natin number four. Charcoal burning on the grill is an example of chemical change. True or false? Ayan, di ba, tutor love, yung charcoal, no? Baka makalimutan nila, no? Charcoal, tutor love, ay galing yan, di ba, sa kahoy. Tama, tutor yes. love? Oh, para hindi sila mali. Ayan, ang daming may sagot, tutor love, ng true po. Sabi din ni Savannah, true po. Riola, true. Martin, true. Tien Ruben, true. Angeline, true. Janel, true. Angeli, true. Azen Chris, true po. Ayan, puro true ang kanilang mga sagot, tutor love. Tingnan natin yes, kung ano yung natin. Tamang sagot. Mm-hmm. Alright, true nga naman. Good job. Kasi nga naman, ang ating burning woods kanina is an example of chemical yes. change. Mukhang talagang natatandaan ng ating mga mag-aaral, yung ating mga halimbawa. Kaya
madaling-madali sa kanila ang katanungan nito. Now, what about number 5? When heat is applied to matter or materials, nothing happens. True or false? Tingnan nga natin kung yan ba ay T or F. Alright, so tingnan natin ang sagot ng ating mag-aaral sa number 5. Ang tanong, kung ito daw ba, ang heat daw ba in-apply natin sa matter, walang magbabago. Tingnan natin. Sabi ni John Paolo, F ang sagot niya. Sabi ni Lian, F po. Sabi ni Marilles, F po. Naku, napakadami sumagot. Ajina, F. Prince, sagot niya, F din. Bryden, F. Si Shema, o Shima, I hope na-pronounce ko yun ang tama. Sabi niya, F. Sabi din ni Tien, F daw. Ayan. Lexer, sabi niya, F. Naku, parang lahat sila, ang sagot nila ay F. Tignan natin ang tamang sagot sa number 5. The correct answer is? False yan, tutor love. Kasi lahat kapag in-apply talaga natin ng heat ay mayroong pagbabagong magaganap. At yung pagbabago na pag in-apply natin ang heat ay posible pala to, tutor love, na ito ay physical or chemical change. Mm-hmm. Tandaan natin na malaki ang nagagawa ng heat para sa pagbabago ng isang bagay. So ngayon pa lang, congratulations na sa ating mga mag-aaral. Patingin naman ako ng inyong mga score sa ating comment at naniniwala ako na napakarami sa ating mga mag-aaral ang gets na gets yung pinagkaiba ng physical at chemical change, at marami din sa kanila ang talagang gets na gets din ng role ng heat sa pagbabago ng isang material. Now, let's have another slide. Naku. Ayan. Tingnan natin, tutor love, kung ano nga ba yung susunod nating pag-aaralan next week. Nakaabang-abang talaga, dahil ito rin ay, tutor love, ay may kinalaman doon sa changes na pinag-aralan natin ngayon. Mm-hmm. Ayan. At para mas ma-master natin yung mga pagbabagong nangyayari sa ating materials or sa matter sa ating paligid, next week, pakaabangan po natin ang pagbabagong mangyayari sa isang material kapag ito naman po ay mayroong presence of oxygen or lack of oxygen. So kung ngayon, pag topic natin is heat, next week, pag-uusapan natin ano naman ang role ng oxygen para sa pagbabago ng isang material. So, kaabang-abang ang ating pag-uusapan next week. So, samahan nyo pa rin po kami next week, di ba, Tutor Maha? Yes. Yan, tama. Kami pa rin ang inyong makakasama upang pag-aralan natin kung ano nga ba ang pagbabago na to, na may kinalaman na ang oxygen, di ba, tutor love? At para naman sa Scientist in Focus for this Monday, sino nga ba, tutor love? Nako, ang ating Scientist in Focus or Scientist of the Week, kilalanin natin walang iba kundi si Charles Robert Darwin. Sino nga ba si Charles Robert Darwin? O familiar tayo na tinatawag siyang Charles Darwin. Sabi dito, isa siyang English naturalist, geologist, yes, astronomer, and natural philosopher and biologist. Wow, napakahusay naman. Best known for his contribution to the science of evolution. Ayan, siguro may idea yung ilan sa atin about the science of evolution. Sabi nga dito, with Darwin's discovery of the natural selection, the origin and adaptations of organisms were brought into the realm. Ayan, we're brought into the realm of science. So, isa sa pinakakilalang contribution ni Charles Darwin ay yung evolution, di ba? So, pag-aaralan natin at madidiscover natin yan as we move forward in our lesson dito po sa ating Science 5. At dahil meron tayong scientist focus, hindi rin naman mawawala yung ating Batang Scientist of the Week. Sino ba ang ating Batang Scientist of the Week? Ang aking batang scientist of the week, ayan, walang ibang hindi si Charlie. Dahiling unit ni Dems from Bagna Elementary School, tutor love. Ayan, so pwedeng-pwede din po kayo, congratulations sa ating scientist of the week. Pwede-pwede rin po kayong mapabilang sa ating batang scientist of the week. Paano? Ayan, shout out sa inyong mga regular na nanonood, like sila Martin, sila Kyle, sila Colette,
pwedeng-pwede kayo magpasa ng inyong entry. Paano? Want to be featured in our next episode? Be the Batang Scientist of the Week. Send us your video or picture na kayo po ay nanunood at nakikipag-participate sa ating ETUlay online tutorial sa Grade 5. I-send lamang po iyan sa ating ETUlay Science 5 Facebook page or ETUlay Facebook page with the hashtag Science5. At para po madali namin itong makita. And pwede rin siguro nila tayong i-message, no, Tutor Maha? Pwede, yes. Pwede nyo rin po kami i-message para naman po ma-feature at makita namin yung inyong mga natutunan. Ito ang challenge sa kanila this week. Hanap tayo ng mga pwede sa ating paligid, like sa bahay, makikita sa bahay, na ina-applyan nung ating natutunan this afternoon, physical and chemical change. Ayan, so excited na kami na makilala at ma-feature ang mga susunod nating Batang Scientist of the Week. At ayan, para din syempre makilala din natin, Tutor Love, at makita rin ng iba, na iba pang mga estudyante kung yung mga nalalaman nila, 'di ba? Kasi dito din kami din ni Tutor Love na is namin kayong marinig, mga bata. We would love to hear your thoughts or feedback on how we can improve your experience. Ayan, meron kaming isesend na link para sa inyong mga feedback, tama, Tutor Love. Mm-hmm. Ayan, so pwedeng-pwede kayo mag-comment dyan, whether you are, yes, a teacher or a parent or kahit mag-aaral, para naman po marinig namin ang inyong boses. And once again, ayan, maraming salamat po sa inyong pagtutok sa amin ngayong hapon. Maraming salamat sa lahat ng Grade 5 learners. Ayan, sabi ni Martin, thank you po, tutor. Ayan, sabi din ni Tien, thank you. Kami mismo ay nais din namin paabot ang aming pasasalamat sa lahat. Tutok lang po kayo. Every Monday is a Science Day. Ayan, so samahan niyo po ang ating mga science thinkers every Monday from 1 p.m. to 4 p.m. At ayan, sige, may isa pa po akong pahabol. Ayan, abangan nyo rin po si Tutor Love sa ating DepEd TV. Ayan, meron po tayong episode every Friday and Saturday, 11:45 a.m. to 12:10 p.m. At may mga lessons tayo na malaki din ang maitutulong sa inyong pag-aaral. Once again, maraming salamat. And Tutor Maha? Yes, tutok lang. Thank you sa inyong lahat. Ayan, pahabol kay Riola. Thank you very much. Ang dami niya kasing thank you. Bye po, tutor. Maraming salamat po sa tinuro nyo. Thank you, Riola, Steven, Carl. Thank you po sa inyo. Huwag kayong mawawala, mga bata. Tutok lang dahil meron tayong next tutor, si Tutor Vince sa Tutor Doms para sa ating Science 6. Susunod lang po mula sa amin ni Tutor Love at Tutor Maha. Alright, maraming salamat. Bye, kids. Stay safe. Bye. Keep safe. Ang husay naman! Natapos mo ang iyong tutorial session kasama ang iyong mahusay na ETUlay tutor. May bago ka bang natutuhan? I-share na yan gamit ang hashtag ETUlay Level Up. Huwag aalis ha, dahil may susunod pang programa na pwede mo ring panoorin at salihan, dahil naghihintay na ang iyong mga tutors. Happy learning dito sa ETUlay!